So, update sa ating mga lovebirds, guys. Meron tayong good news at bad news. So, unahin na natin yung bad news para mamaya yung good news na yung pinakahuli natin. No? So, ayan, guys. Meron tayo ditong sinalang na, ilan ba? 5 na itlog. Meron tayong sinalang dito, guys, na 5 na itlog. So, napisa yung tatlo last time. Ayan. So, dalawa na lang tira. Kaso nga lang, yung unang tatlo na napisa ay walang nabuhay. Kaya, dadalawa na lang yung natira. No? So, yun yung bad news natin. Pero, sana yung dalawang natitira eh, talagang buhayin nila, masubuan. Yung mga nauna kasi hindi talaga nasubuan eh. Kaya, yun, namatay. Tsaka ang kagandahan naman, ito naman yung good news natin, guys. Ito yung ating mga kakatels. Diba last time sa video natin, meron na silang itlog. Ngayon naman, guys, ay meron na silang napisa. Ayan, yan yung napisa nila, guys. So, 5. 5 yung itlog nila. 5 rin yung napisa nila, guys. No? So, ang dami. Ang dami sana, kaso yun nga lang ang nabuhay ay, ayan, ito sila, guys. Ang nabuhay ay dadalawa lang. Andito yung isa, oh. Dadalawa lang yung nabuhay na inakay, guys. Ilapit natin dun yung isa para magkatabi sila. Yan, guys. Dadalawa lang yung nabuhay na inakay. Pero, kahit papaano, kahit dadalawa, eh, pwede na rin yun kasi, syempre, first time talaga nilang makapagpisa ng marami, tapos first time nila na magsubo talaga. Kasi last time, katulad dun sa lovebirds na pinakita natin kanina, hindi talaga rin nasubuan yung iba, kaya hindi nakasurvive. So, kagandahan naman ngayon is nabuhay nila itong dalawa, may natira na 2 out of 5. Ang kagandahan dito, ayan, guys, medyo dumidilat-dilat na yung isang inakay natin. Ayan, mga ilang days to, patubo na rin balahibo nito, guys. So yun yung isa sa good news din natin. Oh, good job ating mga kakatels. Ayan, yung sa pagkain naman natin, guys, kahit yung African mix lang pwede na nating ipakain sa ating ano, African mix. Tapos ang ginagawa natin, dahil meron na malapit lang dito yung kulungan ng ating mga sisiw, ayan, binibigyan natin yung ating kakatel ng ito, yung baby stag booster. Ayan, dinadagdagan natin yung African mix. Sinasabayan pa natin itong baby stag booster para mas mabilis lumaki yung ating mga inakay. Tsaka mas mabilis matunaw yung mga kinakain nila. Ayun, guys, sa mga, ayan, may mga, kahit sa ating mga lovebirds din, ganun rin yung ginagawa natin. Pag may mga bagong pisa, ayan, bukod dun sa African mix, sinasabayan din natin ang baby stag booster para mabilis sila lumaki. So, yun, guys, nakakatuwa kasi finally, meron na tayong napapisa tsaka mapapalaking anak nito mga kakatels natin, guys. Although hindi na sobrang ganun kataas yung pricing nila, yung bentahan, pero kahit papaano, ayan, meron na tayong makukuhang lahi dito sa ating mga alagang kakatel. Kahit medyo mataas yung pagkain, yung patuka, pero ayan, nakakatuwa kasi parang pet na lang rin sila. Tsaka syempre, ang market naman kasi ng mga ibon is pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Katulad rin sa manok. So, may time talaga na possible tumaas din siya ulit. Depende sa demand. So, yan. Tuloy-tuloy lang tayo, guys, sa pag-aalaga. Ayan. Huwag lang natin siya ituring as business. Yan, turing na rin natin siya as hobby. Libangan, ganyan. Para at the same time, kahit medyo matagal,
Sulit naman yung paghihintay natin pag talagang umanak na sila. Tsaka pag ayan, may mga nabuhay silang mga inakay. So yun yung mga part na talagang nakakatanggal ng stress sa ating mga nag-aalaga. At least sulit yung mga time and effort na binibigay natin sa kanila. Lalo syempre money din kasi nga bumibili tayo ng patukan nila. So ayun guys, sa mga nag-aalaga dyan, kahit gaano katagal, huwag nyo lang sukuan guys. Basta make sure lang na talagang sure na hen tsaka kak yung alaga nyo. Kasi pag parehas hen yan, talagang itlog ng itlog, pero hindi talaga mapipisa kasi parehas ngang hen. Kung parehas kak naman, hindi naman mangingitlog. So isa sa pag-check din is yung sa itlog nila guys. Yan, for example, ito yung itlog. Ayan, yung buong itlog, i-check nyo lang yung bandang ibabaw. Ilawan nyo kung talagang fertile. Ito guys, chinek ko to mga to, itong mga itlog na to. So nag-fertile sila lahat. Kaya hinayaan ko na. Tapos naghintay ako mga 3 weeks or 18 to 21 days. Ayun, pumisa sila. Hindi sabay-sabay sila pipisa. Minsan ang interval ng pagpisa nila is 1 to 2 days ganun bawat isa. So hindi talaga sabay-sabay, kaya minsan sa paglaki rin nila hindi sabay-sabay. Pero at least yun nga, makakahabol naman yung iba. Depende rin sa mothering ability ng mga parents. So ayun, tuloy-tuloy lang tayo guys sa pag-aalaga. Ayan, kung alin yung passion natin, kung ano yung hilig natin. So tuloy lang. Pahabaan lang ng pasensya. Ang maiinip, yun ang talo. So matira matibay talaga guys. Ayan, so dahil proven na sila, mas madali na lang sila mag-breed ulit sa mga susunod. Kasi mula nung nilipat natin sila dito, dati dito sila eh, sa ibabaw. Ayan, dyan sila sa taas pa ng birdcage natin nakalagay, kaso nagagalaw palagi, halos walang nagpo-fertile. So ngayon nung nilipat natin sila dito, hindi agad sila nangitlog. Siguro mga nasa 2 to 3 months ata bago sila umitlog. Ganun katagal guys. Kagandahan naman nung umitlog na sila, pag check natin after 1 week to 10 days, ayun, nag-fertile naman lahat. Kaya ayun, sulit naman yung paghihintay natin. Ang kagandahan ngayon, may nabuhay pa sila. Tsaka hindi na tayo hirap na magbukas ng nest box nila ngayon kasi madali nating maabot, kasi mababa lang yung lagayan ng cage nila. Hindi tulad dati dito, ang taas. So aakyat pa tayo ng upuan para lang mag-check ng nest box nila kung meron ng itlog, kung meron ng napisa. So medyo stressful din sa kanila. Hindi tulad dito, madali lang natin mabubuksan yung nest box nila kasi nga malapit lang, nasa baba lang. So ayun guys, yun lang yung update natin sa araw na to. So don't forget to like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo lagi sa mga bago pa po nating i-upload na videos, no? Tsaka may mga konting tips na din sa pag-aalaga. Meron tayo dyang rabbit, manok, lovebirds. Ayan. Kung alin pa yung mga bago nating maidadagdag na alaga, guys. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat. Thank you po and God bless.